Abay, muntikan na ngang ma-Jordan Poole etong si Jonathan Kuminga kanina sa bench ng Golden State Warriors. Well, mga idol, talaga namang natakot for sure etong si Jonathan, mga idol, dito sa ginawa ni Draymond. Pero bago yan, mga idol, pag-usapan muna natin, alam ko na alam nyo na ang ginawa ni Luka Doncic, mga idol, na grabing triple-double. 60 points, meron nga rin siyang 21 rebounds and 10 assists on 67% shooting sa field. At comeback win sila, mga idol, para nga mapanalo ang kanyang team laban sa New York Knicks. Well, mga idol, talaga namang nakakamangha itong ang ginagawa ni Luka Doncic this season. Alam nating napakaganda na ng kanyang statistics na halos 30 points per game ang kanyang in-average every game. Pero mga idol, dinoble niya nga yan sa isang game. At alam nyo ba, siya lang ang kauna-unahang NBA player na magdala ng 60 plus points, 20 plus rebounds, and 10 assists. So mga idol, ngayon nga, in our lifetime ay baka naka-witness tayo ng one of the greatest performances ever in the NBA. Baka ilang dekada nang sumunod bago nga makita natin ma-replica itong ang ginawa ni Luka Doncic. Kaya naman for sure, napakaswerte nating NBA fans na ngayon ay nakakanood tayo ng isang very historic player na si Luka Doncic. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang main reason kung bakit nanalo ang Los Angeles Lakers laban sa Magic. Tinambakan pa nila ito, mga idol. Well, alam nyo ba, last game nga nila kung saan itong si LeBron ay nagtala ng 38 points ay siya lang ang Lakers player na merong double digit scoring. Si Lonnie Walker na starter 9 points, si Beverly 8 points, Bryant 8 points, Schroeder 7 points. Samantalang ngayon laban sa Magic ay, mga idol, may 5 na Lakers player na umiscore nga ng above 10 points. Una niyan, mga idol, si Thomas Bryant, big game, 21 points. At eto nga si Troy Brown, 15. Westbrook, 15 points. Beverly, 14. At Lonnie Walker, meron ding 10 points. So yan lang naman ang sikreto para nga manalo ang Lakers. Tulungan etong si LeBron James pagdating sa scoring. Nung last game nga nila laban sa Mavericks, kung napanood nyo yan, mga idol, ay kitang-kita nga na talagang si LeBron James lang ang opensa ng Lakers. Swerte na nga kung maka-score on their own ang kanyang mga teammates noon. Kaya nga ayun, natalo pa sila, mga idol, matapos na lumamang. Pero ngayon laban sa Magic, dahil tumulong ang mga Lakers player, ang kanyang mga teammates, lalo na mga starters, ay ito, tinampakan nilang Magic. So yan lang naman ang kinakailangan ni LeBron James sa kanyang mga teammates. Umiscore naman kahit papano, tumulong sa opensa para nga mas mataas ang chance nila na manalo ng mga NBA games. Anyways, mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang for sure na natakot si Jonathan Kuminga na sitwasyon kay Draymond Green. Well, matapos kasi ng grabing winning plays neto ni Jonathan Kuminga laban nga kanina sa Charlotte Hornets, kung saan inagawan niya nga na parang bata eto nga si PJ Washington ng bola, tapos clutch rebound over sa sentro netong Hornets, tapos umiscore pa nga ng 6 clutch points na nagpanalo sa Golden State Warriors, ay etong si Draymond Green ay hindi nga napigilan ng kanyang emosyon. Parang nasobrahan yata itong si Draymond sa pagiging aggressive, sa pagiging hype matapos na itong winning play ng kanyang batang player. Abay, parang naghamon yata ng away, mga idol, itong si Draymond Green. Nagulat nga for sure itong si Jonathan Kuminga dahil bigla lang siyang tinulak neto ni Draymond. Siguro naalala niya yung ginawa neto ni Green kay Jordan Poole. Munti ka na nga daw ma-Jordan Poole 2.0 itong si JK, mga idol, ayon sa mga NBA fans. For sure nga daw bumilis ang tibok ng puso niya ni Kuminga nung tinulak siya ni Draymond Green at nagsisisigaw sa kanyang harapan. Pero alam naman natin na very emotional na player itong si Draymond Green at mukhang sobrang saya niya lang para dito kay JK sa kanyang clutch plays.